So, hello mga boss, dito na po tayo sa ating step 3 sa ating pagtitimpla at pagtatahi ng ating lechon. So, ito po yung ating standard ingredients na lalagay sa ating lulutuin ni Chumbaboy. So, ito po yun. Ito po, ito mga boss, nasa 30 kilos po tayo mga boss. Kaya, naglagay ako ng 300 grams na asin, 30 grams na monosodium glutamate, 30 grams na sukal, at paminta, tapos tatlong pack ng Magic Sarap. Yan na nga po. Tapos, yung iba natin mga Ricardos, ito yung ating atsyal, sibuyas, bawang, sibuyas dahon, dahonan at tanglad. Ito po yung ating ingredients na gagamitin sa ating lechon. So, unahan natin maglagay ng tanglad. Tubain muna natin ito mga boss para mas lalong bumango yung ating lechon. Dito, pag maglagay ako ng tanglad dito mga boss, naputol ko mga boss kasi pag nilagay ko ng buo, magbukol yung ano dito, karne. So, pinutol ko na lang at yung dahon dito ko nilagay sa tiyan. So, yan. Tapos, pasok na natin. Yung ating dahon. Yung sibuyas dahon mga boss. Sa tiyan natin lagay. At ito yung ating mga Ricardos mga boss, ito. Pagaloyin na natin ito mga boss. Yan. Pag nahalo na yan mga boss, pati rin ito mga boss, ihalo na rin natin yung ating ibang Ricardos dito sa ating lechon at asin. Para malasang malasa talaga yung ating lechon. Haluin lang natin yan lahat mga boss bago natin lagay sa ating lechoning baboy. So maglagay natin tayo mga boss dito. Sa paglalagay namin ng ingredients mga boss, hindi kami naglalagay dito mga boss sa tiyan, sa puro lang sa gilid-gilid mga boss, sa mga paa na porsyon mga boss. Kasi dahil pag naluto na yan mga boss, pupunta din man yung lasa niyan o yung timpla doon sa tiyan. Kaya hindi kami naglalagay dito sa tiyan na porsyon, dito lang sa gilid-gilid. Dito mga boss, dito nyo ipasok sa ating nanggal na buto para malasang malasa talaga yung ating lechon. Tapos ipasok natin yung tanglad. Boss, tatahiin na natin dahil tapos na malagyan ng mga Ricardos. Ito po yung ating gamit, stainless na karayom at nylon twine, mga dalawang lipa mga boss, kahits na ito mga boss, pwede na itong dalawang lipa. At ang proseso natin sa pag tatahi ay dalawang beses natin ito tatahiin mga boss. Yung una natin tatahiin sa karne. Para
ang purpose nito mga boss, para maiwasan natin yung magtagas yung ating lechon, para madali siyang maluto mga boss kapag hindi nagtatagas o walang sabaw na tumatagas sa karne. Mabusisi lang siya mga boss, pero pag na-master niyo po ang ganitong pagtatahi ay maganda po yung resulta. Pantay, basta ram grabe dito, grabe na kumain dito. Pagkatapos natin tahiin dyan mga boss yung ating karne dito naman sa taba sa balat na portion. Thank you.
kahit dito mga boss, ilalabas yung buto dito mga boss dahil tinanggal natin yung ano niya, ball joint. Pairan natin mga boss para pampapula sa lechon mga boss. Ito ay sabaw ng nyug o yung buko juice mga boss. Ito yung aming ginagamit pampapula sa lechon. Pairan lang natin yung mga boss o paliguan. Ito po ay effective sa pampapula sa lechon. Balak namin mga boss na mag-apply ng ibang pampapula dahil limit lang yung amin yung supply namin dito sa buko juice mga boss, minsan wala kaya cook yung ginagamit namin kung walang buko juice. Yung sabaw ng nyug. Maganda rin yung camel mga boss. Balak namin soon makagamit kami noon dahil walang available dito mga boss. Nag-order pa ako sa Shopee. Mga next week siguro ay darating na yung ating camel soy sauce na nagamitin sa ating papapula sa lechon. Yung mga boss, paliguan lang natin yan. Yung katagakun. Ano na mabuti para pantay yung pagkapula niya mga boss. Yan na mga boss. Abangan nyo lang ako mga boss sa aking next video, yung ating step 4. Yung pagsalang sa ating lechon. Paano ito palutungin at lutuin mga boss.